Well, mga kapopong, kumusta? Well, actually, ang kagandahan o advantage kasi kapag sikat ang pangalan sa showbiz o sa sportsman ay kahit magamit lang yung kanilang pangalan sa negosyo eh, talagang pagkakakitaan nila ito agad. Which is, parang ang ganito ang nangyayari sa negosyo ni Senator Mani sa Japan na isa lamang sa mga topics na pag-uusapan natin ngayon. Well, simulan na natin. Well, actually kung i-estimate natin ang malinis na pera na napanalunan ni Senator Mani sa laban niya dito kay Ugas, ay posibleng umabot pala ito ng halos 350 hanggang 500 million pesos. O sa madaling computation, ay i-average na lang natin ng halos 400 million pesos. Well, so ibig sabihin kung ang total net worth o yaman ni Senator Mani ay halos 3.2 billion pesos, at kung idadagdag pa natin itong 400 million pesos, ay dito ay posibleng umakyat na ng halos 3.6 billion pesos ang net worth o yaman ni Senator Mani. Yes mga kapopong, 3.6 billion pesos. O kumbaga eh, 1 million pesos, i-multiply o i-times mo sa 3,600 ay ganyang kalaki ang net worth o yaman ni Senator Mani. Pero ang malaking tanong ay namamanage ba ng maayos ni Senator Mani itong kanyang mga yaman? Well ngayon pa lang ay sasabihin ko na ang kasagutan dyan eh, is isang malaking oo. At para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually may mga tauhan o may mga business manager kasi itong si Senator Mani na itong mga tao na ito ay sila mismo yung mga tao na nag-aasikaso sa mga negosyo meron itong si Senator Mani. Anyway, pag-usapan na natin itong negosyo niya sa Japan. At para ulit sa mga hindi nakakaalam, itong negosyo kasi ni Senator Mani na ito, which is isang boxing gym sa Tokyo, ay actually hindi lang naman talaga si Senator Mani himself ang nagtayo nito. Yes mga kapopong, dahil ang idea talaga sa pagtatayo nitong boxing gym na ito ay dahil dito sa businessman na si Yoshihiro Agata na isa naman sa mga kaibigan ni Senator Mani. O sa madaling paliwanag at tulad nga ng binanggit ko kanina, ay totoong magamit lang ang pangalan ni Senator Mani into any business na gustong itayo ng mga tao. At kahit hindi na mismo si Senator Mani ang magpatakbo nitong negosyo na ito, ay totoong may porsyentong kita pa rin dito si Senator Mani. Well, ganyan ang nagagawa kapag ang pangalan ng isang tao eh, sikat o kilala sa buong mundo. Pero wait mga kapopong, may bigla lang akong naalala ha? Well, halos ilang taon na kasi ang nakakalipas. Noong mga panahon na naghahanda itong si Senator Mani sa kanyang laban noon, ay actually mayroong isang steak restaurant sa Amerika ang muntik na magsara dahil sa pagkakaroon ng kaunting customers. Subalit noong mga panahon na ilang beses kumain itong si Senator Mani doon, ay alam niyo bang biglang sumikat at dinagsa ng mga customers yung steak restaurant? Well, ganyan ang nagagawa ng pangalan at blessing ni Senator Mani. Nasabihin man natin na hindi kay Senator Mani yung restaurant na yun, so balit siya naman ang naging daan upang maisalba itong restaurant na ito. Pero alam niya ba yung binalak noong owner noong restaurant? Well, ang ginawa lang naman niya eh, binalak pala niyang baguhin ang pangalan ng kanyang restaurant. Na kung saan eh, gusto niyang isama ang pangalan ni Senator Mani sa pangalan ng kanyang restaurant. So balit itong binalak niya na ito eh, actually hindi talaga pwede. Dahil unang-una kung gagamitin nila ang pangalan ni Senator Mani sa kanilang restaurant, ay totoong kailangan muna nilang magbayad ng certain amount dito kay Senator Mani bago nila ito magawa. Well, kung dito nga sa Pilipinas eh, milyong piso ang talent fee ni Senator Mani, ay what more pa kaya itong gamitin ang pangalan ni Senator Mani para sa isang business? Well, in a way, mabalik tayo doon sa boxing gym ni Senator Mani sa Japan. Binanggit sa report na ang isa sa mga goals nitong boxing gym na ito ay upang makahanap rin ng mga potential professional boxers. Na sabi nga ni Senator Mani na malay daw natin na baka sa bansang Japan matatagpuan ang next Senator Mani sa mundo ng boxing. Subalit itong statement naman ni Senator Mani na ito ay parang unti-unti ngang nagkakatotoo dahil sa katauhan ni Naoya Inoue na hanggang sa ngayon na itong boxingero na ito ay wala pa talagang katalo-talo. Well, may mga jokes nga na lumabas sa internet na kaya daw natalo itong si Nonito Donaire dito kay Inoue eh dahil daw dito sa ginawang pagtuturo ni Senator Mani kay Inoue. Pero anyway, alam niyo ba ang isa sa mga ikinahanga ko dito kay Senator Mani pagdating sa usaping negosyo o business? Well, sabihin man kasi natin na milyong-milyong piso ang laging ipinamimigay ni Senator Mani sa ating mga kababayan ay totoong hindi naman talaga drastically na naaapektuhan ng total net worth o yaman ni Senator Mani dahil dito. O sa madaling paliwanag, ay still namamanage pa rin ni Senator Mani ang pera meron siya. At sabihin man natin magretiro ito in the future sa pagbabayad
boxing. At ang katotohanan kasi hindi na naman siya mamomorblema pagdating sa usaping pera, na kahit sa kaapu-apuhan pa ni Senator Manny ay totoong 100% na financially secured na itong mga ito. Well, bigla ko tuloy naalala itong si Maine Mendoza. Nasabihin man natin ngayon hindi na masyadong maingay ang kanyang pangalan sa showbiz. Subalit kahit tumigil na naman siya sa pagiging artista niya still nakapagpundar na naman siya ng 5 McDonald's restaurants. Na dito pa lang sa mga restaurants na ito ay surely milyong piso na agad ang kanyang kinikita monthly. Anyway, dumako na tayo sa conclusion nitong video na ito. Actually, sa yaman meron itong si Senator Manny ngayon ay totoong kahit ilang sports car pa kayang-kaya niya talaga ito bilhin. Subalit, itong mindset sa pagbili ng mga materialis na bagay ay buti na lamang ay hindi pumasok sa isipan ni Senator Manny. Well, natatandaan niyo pa ba itong boksingerong si Mike Tyson? Actually, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay nakapagtala pala ito ng halos estimated $500 million na kanyang kinita o earnings sa kanyang pagboboxing. Yes, mga kapopong, $500 million nga. O sa pera natin ay halos 25 billion pesos. Subalit, itong malaking pera naman na ito ni Mike Tyson ay bigla na lamang naglaho dahil sa kanyang mindset na akala niya ay hindi mauubos ang kanyang pera sa pagbili ng kung ano-ano. Na from $500 million ay sa ngayon naman ay meron ng $2 million na net worth itong si Mike Tyson. Or for short, ay almost 98% ng kanyang yaman o kinita sa pagboboxing naglaho dahil sa kanyang kapabayaan. Well, dito mo malalaman na kahit papaano nakarecover itong si Senator Manny. Nasarami ng mga bagay na dumaan sa kanyang buhay na kanyang inamin, which are sugal, bisyo, babae, ay still na manage pa rin ni Senator Manny na baguhin at itama ang kanyang buhay. Pero pagdating naman dito sa usaping politika, ay totoong sobrang daming mga Pilipino ang hati ang opinion dito pagdating dito kay Senator Manny. Pero ang katotohanan pala kasi, ay kahit pala itong si Senator Manny, ay napaisip rin palang dapat pala ay hindi na siya pumasok sa mundo ng politika. Well, since napasok na nga siya dito, ay ano pa ba ang kanyang magagawa kundi ipagpatuloy na lang ito at harapin ang magulong mundo ng politika sa Pilipinas. Well, kay mga kapopong, ano masasabi nyo dito kay Senator Manny in terms of politics at in terms of business? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment na ngayon sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung inalaman o natutunan ka sa video, ito'y mag-subscribe ko naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Papang na nagsasabing, Te Amo!